Itong accommodation pinakamaliit na aking napuntahan, but it's very Hong Kong. This is the authentic Hong Kong experience. Isa na to sa mga mura or pinakamura na okay yung room. And sa gitna siya ng city center. I would rather choose a small accommodation na nasa center versus maluwag, maganda, pero malayo naman sa city center. I always prioritize yung location. Ito. Ayan. Hello guys. Nandito na tayo sa Mirador Mansion. Kumusta kayo lahat? This is Dave, the Pripo Traveler. So ngayon, papasok na tayo sa accommodation natin. So magcha-check-in tayo. It's 7. No, it's almost 7 PM dito sa Hong Kong. And I love so far the bustling city of Hong Kong. Yung dami ng tao, yung vibrant na mga stores. And binook natin itong ano pala, Mirador Mansion, kasi nandito siya sa Kowloon. Nandito siya sa parang center. Ito yung most recommended area, yung Kowloon area, ng mga friends kong nag-Hong Kong na, and sa mga vlogs din. Itong Kowloon, specifically yung TST area. So mura lang itong Mirador Mansion. I mean, mura lang yung nabook natin here dito sa Mirador Mansion. It's Mailang Guest House. Tapos pwede kayong bumili ng mga items and, you know, mga activities via Klook. Comment ko din sa baba. Pati yung promo code ko, Dave Kino. Okay? So parang medyong lumang building na siya. Eto, nag-elevator tayo. Na-press mo na. Fifth floor, yeah. Alright, Mailang Guest House. Ito na, fifth floor. So what do you like most about this area? Downtown. Downtown area. Paglabas mo, ano na. Buildings na and shops. Mga kainan siguro. Hello, is anybody out there? Maupay! Mamamasko kami! So pare-pareho ng sentiments ang mga tao dito. Grabe yung level of trust dito sa Mirador Mansion. Walang tao. Anitan. The what? The Royal Garden. Spa. Ah! Pwede. Kasi matin mga spa. What time yan na? Tonight? Pwede man. Relax, relax. Spa? Hi, Neton. Dumating na ang receptionist. Oh, nice! Near lang. Wow! This is a really budget guest house. Oh, thank you. Where's Arky? Okay, Anki, yung butang. Oh, there, okay. There. Okay. Okay, thank you. Sikat. Ang sikat, pero okay na. Okay lang. Okay. Ito man talaga sa Hong Kong, ang mga accommodation na mura. Na-amaze ako the contrast of our accommodation from last night in Macau. Pero okay na rin kasi mura to, 6,000? Around 6,000 per night? Mura na to, oo. Ah, comforter, tag-usa kita. Okay. Didi, ngadi kami. Ngadi ko na tambag. Okay. At least may toothbrush. Yeah, yeah. Toothbrush. And at least nakadarakitahan chinelas. At least nakadal tayo ng chinelas mula sa hotel. Pero okay na to guys ha. I mean, to be fair, isa na to sa mga mura or pinakamura na okay yung room. And sa gitna siya ng city center. Ikaw ate, what are your feelings? Sana waray bangka. Ah, sana walang ipis. Okay, wala pa naman tayo nakita so far. Ah, may lizard. Okay, okay. How about you, mother? How do you feel about our accommodation? Itong accommodation pinakamaliit na aking napuntahan, but it's very Hong Kong. This is the authentic Hong Kong experience. How about you, mother? What are your thoughts? Ah, sige, busy ka pa ma-reply. Ikaw, kuya? Your thoughts? Okay lang. Okay lang. Sa bagay, kaya kakatulogan ng Tamaylan, no? Anyway, we'll just stay here.
Yeah, you will just sleep tonight because we will go out. Okay. Here's the remote. Kauna na kita. In fair, yung CR ay malaki-laki naman versus in-expect ko, guys. Kasi nakita ko ng ibang accommodation na maliit talaga. And then may dalawang beds dito. Double beds to, guys. And we have an aircon. Actually, we have a TV here. And mirror. So, complete naman siya. May towel. Mabait yung receptionist. May mga comforter. Tig-isa pa kami ni Mama. And then may water. Nabigay pa silang toothbrush. Yeah. Pawilan eh. Yeah. And may design na sunflower, which is cute. Itong accommodation natin, actually, okay na to talaga. Why? I would rather choose a small accommodation na nasa center versus maluwag, maganda, pero malayo naman sa city center. I always prioritize yung location. Ganun. And to matutulog lang naman, accessible dapat sa lahat. So, ganyan itong i-book. Kung bet nyo, nakita nyo naman sa video. Okay? Ayan, dito sa Mirador Mansion, paglabas natin ng elevator, pampasalubong na mga maleta, plus the city life. Naka-check-in na tayo, guys. Edma, your thoughts? Na-amaze ka? I am amazed of the bus with the second floor. Yan ang tinatawag na double-decker bus. Ah, okay. Yes. Bus na may second floor. Di naman super lamig. So, okay na. And, guys, sabi doon sa room na always turn off the lights, the air conditioning. Ah, medyo nabobo ako doon. Pero yung aircon, so lahat naka-off. Kasi if mahuli nila na may naka-on, may fine. So that's also a way to conserve energy, diba? Para makatipid din yung guest house. So ayun, what are your thoughts about our accommodation? Ang maganda dito ay sa TST. Team siya, sweet? Yun ata ang pronunciation, basta TST. Kapag i-search nyo sa Google, where's the best place, area to stay in Hong Kong, ito laging recommend. TST area. Hindi kami nag-chunking mansion kasi may mga nabasa kong negative reviews. Pero kayo, baka may mga nag-stay na din dyan sa Chongqing Mansion. Pwede rin kayo mag-comment down below if okay. Okay? So ayan, thank you so much guys for watching. Again, pwede nyo i-book sa Agoda, i-comment down ko yung link sa baba. Tapos pwede kayong bumili ng mga items and you know, mga activities via Klook. Comment ko din sa baba. Pati yung promo code ko, Dave Kino. Okay? Thank you so much guys for watching. This is Dave. Ay, ito na yung Chongqing Mansion. Malapit lang sa Mirador. Parang mas masalimuot nga dito. Compared sa Mirador Mansion. Maraming tao. So, ayun. Thank you so much guys for watching. This is Dave na Puripo Travel. And guys, let's live our best life. Oh my gosh, double-decker! In fair. Nililinis everyday. And nag-mop pa sila. Yung ibang hotels ate, walang mop. Dito meron.